Katakan ang Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Salamat din sa ating mga kapatidian from Bulihan, no? Big Brother Dennis. At sa inyong may bahay, Mr. At sa inyong pastor, Pastor Rinaldo. Salamat sa inyong pagdalaw sa ating Mother Church. Welcome to my channel. Nandito na kayo mga kapatid na medyo bumunti ng inyong mga kapatidian dito. Well, nandyan po ang destinasyon ng bawat isa. Ang bawat isa naman ay dumuon sa lugar kung saan sila komportable. At salamat sa mga kapatidang ito na patuloy na nagdalingkod sa Diyos. Pagamat ikaw na kumunti tayo, kung hindi naging handang yan, na hindi tayo makakatuloy sa gawain ng Panginoon. Amen. Okay. Before natin magbigay ng ating mensahe, mga kapatid, may nakapansin ba kayo sa mga kasada kung saan kayo paparito dito? Ano na naman sa ninyo pagka yung mga nakasulat? Ano ba ang tawag ko? Mga signboard, traffic signs, at kung may danger sa unahan, may babala. Di ba yung panahon ni Bayani Fernando, yung pink fence na nilagyan niya dyan, nilagyan niya malaking karatula, bilang babala. At ang sabi niya, huwag tumawid, huwag tatawid, ito'y nakakamatay. Nakakamatay. Nabasa ba ninyo yun? Amen. Ano ba ang tawag doon? Babala. Amen. Amen. Ano ba ang bawat babala sa bawat Kristiyano habang naglilingkod tayo sa Diyos? Maraming babala ang Diyos sa atin. Kaya ang babala ay dumating sapagkat ang Satanas, ang Diablo, ay puntarian niya na ang bawat isa ay lasunin niya. Una, lasunin niya ang ating isip. Yan. Satan targets your mind. At naman dyan pakinggan ang mga mensahe ng mga babala. Amen. At kapag nandyan na siya sa isipan ng bawat isa, ang kanyang gagawin ay magsisinungaling. Lahat ng gawin mo mabuti para sa Diyos, lahat yan ay kanyang pasinungalingan. Yan po ay trabaho ng demonyo, ng Satanas. At ang atin namang defense, ang ating pong depensa ay ang mga salita ng Diyos. The Word of God, which is the Bible. Kunting review. Kunting review lang ha. Ang iba sa atin dito ay nabautismohan ng mga ilang taon lamang na lumipas. Ang pinakahuli ng bautismo natin si Brother Rene at ang kanyang may bahay. Noong nakaraang buwan lang. Pero ang ilan sa atin, meron ang tumagal ng 2 taon, meron ng 7 years, meron ng 10 years, meron ng above 10 years. Pero ang tanong, kabisado na ba kaya natin ang salita ng Diyos? Hindi pa. Sarubi tayo ng konti. Sarubi tayo ng konti, parang masaya naman. Ilang libro ang New Testament? Ha? Kasi nag-justice-in? Ha, di ba? Picture pa na. Ilang libro ang Old Testament? 39. All in all? 64. Sa aming brother TG. 64? 27 plus 39 is 64? Size. Ilan ang libro sa Biblia? Ilan ang libro? Hindi na narinig? 66. Oh, yan po yung Word of God, ha? Yan yung Word of God na panlaban natin sa panlaso ng demonyo sa isipan at pagsisinungaling niya sa lahat ng gawang mabuti na ating gagawin. Amen! Amen! Another survey. Ilan ang libro sa Biblia, sa Old Testament na sinulat ni Moses? Apat kay sister ako, kay sister na Lucy. Ha?
Apat. Oh, nobody guests? Uwi lang ni bro? May apat ah. Ha? Ah, ano daw? Lima po ang kanyang libro dyan. Pero limang libro na yan, ano niya tawag niya? Ano naman ang tawag ng libro? Pasampo ko naman tawag. Ha? Pintajo. The meaning of Pintajo is the five books of books. Alam na niyo? Alam na ninyo? Sabay-sabay ninyo tayo. Para masaya naman tayo. Alin yung buhan ng Old Testament? Ang libro ng Old Testament ay may mga title na book. Alam ba natin, kabisado ba natin ito? Subukan natin, Church, kabisado natin. Walang tinginan ng ano ha? Walang tinginan ng cellphone? Walang tinginan? Sige, from Genesis ang una. Anong kasunod? Kasunod. Next. Sige, tutuloy. First and second chronicles. Tapos, sige, patuloy. Tapos, Esdra, Nehemiah, Esther, yan, Esther. Esther, Ruth, Judges pa. Judges, Ruth, Psalms, Problems, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Usaya, Joel, Amos, Obadiah, Nahum, Micah, libro ko lang, Habakkuk, and Asamaniah, and Malakai. Ayan, yan po yung Old Testament, which is 39 books. I don't know. Hosea, Zechariah, and Malakai. Sa New Testament naman, guys, pabuti yung mamaya. Karan, matawin na yung mag-memorize dito. Sige o. Colossians, Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 and 2 Peter, 1 and 2 3 John, Jude, and Revelation. Dahil kayo, ginawa ka ganito. Kasi ito ha, istorya mong matanda ito, mga bata, medyo takot niyo, taingan niyo. May siman. Mga siman, itasan ka mo. Ayan, eh, ang kanyang asawa nagtulong. Ang kanyang kirida ay sundalo. Sa pagkatawid, lumiin sa pagkatawid, parang hulihin niya. In actual, kanabutan niya ang ginawa ng hindi kayaya sa asawa ng kanyang gabi. Ang ginawa ng siman, kinuha niya ang armas ng talo. Galit na galit siya, pumutok niya. Ang problema, hindi siya marunong gumamit. Yan lang. Wala! Kalabi siya ng kalabi! Pum! Wala pumutok, pum lang. Bakit? Hindi siya marunong gumamit. Hindi siya marunong mag-release sa safety. Ano nangyayari? Yung bunal, kasi yung bunal, 45 sa kundalo. Kapatid na kami, gusto sabihin, para hindi balik sa atin itong salita ng Diyos na para magsampal sa atin to, dapat pangaral tayo. Amen. Everybody say amen. Everybody say, praise the Lord. Our defense is the Word of God. Sa parapan natin din, may pangyayari dyan na ang target ng demonyo ay mag-iisip ng tao. Okay, sabihin natin. Sa kanilang ng Genesis chapter 2, meron ba dyan na survive? Iglesira na survive, ha? Tagalogin natin. Praise God. Sige, sa Tagalog, basahin natin. Sige, basa. 2:8. Diyos ng isang halamanan sa Eden sa dahong silanganan at nilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Doon muna nilagay ang Diyos ng tao.
At speaking of it, wala na tayong dapat hanapin pa. Ano yung amin yung amin? Wala nang yung hanapin pa. Ikaw lahat, Panginoon. Sapat-sapat na. At nasa iyo na ang lahat, Panginoon. Grabe. Grabe. Grabe ka. Grabe. Di ba sa kailangan ko ni DJ? Salamat sa inyo. Wala ka nakahanapin pa. Hindi ka na magsasaka. Amen. Amen. Hindi ka na mag-aralo. Diba na panahon natin, Brother Romel, yung bata na 10 years old? Araro. Nagbubunga. Doon wala na dapat. Doon inilagay ang tao na nilalang ng Diyos noon ang mga panahon. Ang problema, sa kabila ng lahat na walang problema sa pagkain, numin, lahat, hallelujah, may utos ang Diyos. Ano ang utos ng Diyos? Makakain mo lahat ang palabunga sa lahat ng iyong iibigin, pwera na lang sa kahoy doon sa kita ng halamanan sa din sa pagkikilala ng mabuti at mabuti at masama. Masama. Sabi pa ng ilan, mga kahoy daw sa mansanas, huwag daw kainin yung kahoy ng bunga ng mansanas. Wala ko sa Biblia, no? Walang kahoy na o walang prutas na inilagay dyan. Ang sinasabi lamang na huwag sa Bruce, Mississippi na Genesis, tatapos sa kahoy sa pagkilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyo ay walang pagsala, mamamatay ka. That is, or that was the condition of God to men. Sa tao. Yan po yung kondisyon ng Diyos sa tao. You can live freely whatever you wanted to, sabi ng Panginoon. Pangalangan mo lahat naman nilalang sa lupa, mga ganit, mga kahayupan, maging ang mga nasa ilog, na maging ang mga tubigan, maging ang mga haminan, halang pangalangan mo lahat. Ganun po ang ginawa ni Dan. Pinanganan niya lahat mga pangalan ngayon. Yung mga scientific name ng ano, si Adan ang pinagagalingan po niya. Hallelujah. Kanya lang, sabi ng Diyos kay Adan, hallelujah, nakita ko na hindi ka masaya. Bakit hindi siya masaya? Sa bagas katapos na puso, nakita niya ang mundo. Kanya lang may mundo. Wala naman sa mundo. Kaya sabi ng Panginoon, sa hindi pagkawasang pagkatulog, pinatulog niya si Adan upang sa tadyang kinuha ang babae. Praise God. At ang babae, hallelujah, nung dinala ng nagising siya na nakita niya ang babae, sabi niya, eto na ang laman ng aking laman at buto ng aking buto. Basta sila dalawa. Ayan. Tuwang-tuwa na si Adan. Kung bakit malungkot siya, pero ngayon talaga naman kahit saan wala na siyang bagot. Kahit sa mundo pumunta sa inyo, halatak po si Adan. Nandoon siya ba? Hello! Amen! Ang istorya ng ating babala na sinasabi natin kayo na nasunin ng demonyo ang isip ng tao. Kung basahin natin ang Genesis chapter 3:1-3, na do'y tinanong ng demonyo. No? Ito yung unang tanong. Gusto kong malaman ang bawat. Bye guys! Thank you for watching. Huwag pong kalimutan mag-like, subscribe, at i-click na rin ang ating notification bell para for more videos sa ating mga videos. Bye! Love you guys!